Magandang araw po. Welcome po sa aking channel of 9TV. Patalas sa 10 po. Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo, gawin ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa General Trias, Cavite, kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang house and lot na may lot area na 120 square meters. May floor area po ito na 109.3 square meters. Ito po yung covered car garage na kakasya ang dalawang sasakyan. At sa dulo po yung service area. So, dito naman po yung harapan ng bahay. At nakabakod na rin po ang buong property. Then, dito naman po yung open lanay. Then, meron pong access sliding door, glass, na may security grill. May trellis na rin po ito. Then, sa dulo po, matatanaw nyo naman yung access door papunta sa service area. Dito po sa harapan ng bahay, naka-teletory na rin. At ito po yung main door. Kung saan ito'y solid wood. Then, dito po yung living area o salas. Matatanaw nyo po sa dulo yung glass door na papunta sa open lanay. Ito naman po yung stairs papunta sa mga kwarto. At dito naman po yung dining area na malaki naman po ang spasyo nito. Wala po itong partitions kaya maaliwalas. So, mula po dito, meron pong understair storage. At dito naman po yung formal kitchen. Ito po yung nakatiled kitchen countertop, may stainless sink, then kitchen window, at meron din pong storage ng kitchen utensils sa baba nito. At dito naman po yung common toilet and bath. Ito po yung may stainless sink, water closet, nakatiled bathroom wall, may shower, at may bathroom window. Okay, labas po tayo para check natin ibang parte nitong bahay. So, mula po dito sa kusina, ito po yung dining area. Then, yan po yung main door. Ito po yung salas. At sa gilid nito yung open lanay. Then, ito pong hagdan. Meron pong staircase window. Samahan niyo po ako. Akyat po tayo. So, ito naman po yung family area na may access door papunta sa balkonahe o terrace. Ito po yung kwarto. Actually, dalawang kwarto po ito. Tinanggal lang yung partition dito sa gitna. Kaya kung sakaling big family kayo, pwede nyo ibalik yung partition yan, palagyan nyo yung partition para maging dalawang kwarto po yan. At yun po ang original design nito. Anyway, kung dalawa lang naman kayo sa pamilya o dalawa kayong titira dito, maganda na rin to para mas malaki ang spasyo nito. Kung sakali pong nag-skip kayo ng video at natatanaw niyo ngayon itong dalawang pintuan, gaya na po nang sabi ko nina, ito po'y nakadesign para sa dalawang kwarto. Tinanggal lang yung partition. So, ito naman po yung hallway at dito naman yung isang kwarto. So, sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Meron din po itong dalawang steel window. At dito naman po yung common toilet and bath. Naka-tile bathroom wall, may water closet, may shower, bathroom window, at bathroom sink. Okay, labas po tayo para check natin ibang parte nitong bahay. Ito po yung access door na may aluminum screen door. Then, wooden door na rin. At ito naman po yung balkonahe o terrace. Although nasa ibang bansa po si owner, ito pong property ay well-maintained. Makikita niyo po yung walling, walang krahang dinding, sa pintura, maayos. Kaya ito po'y ready for occupancy. Kung sakali pong ma-acquire niyo ito, kayo na lang po ang kulang at ang gamit niyo. Yan po yung harapan ng bahay kung saan dyan tayo galing kanina.
ito po'y nasa main road. Malawak po ang daan, two-way cemented road, at napakaliwalas po ng lugar. At ang kagandahan po, dito, ito'y malapit sa lahat. Mamaya po, pag-usapan natin yan sa distance, location, at travel time. Pagpasok nyo po, ito po yung mga kwarto. At sa dulo po yung common toilet and bath. Meron pong staircase window. Pulido po ang pagkapintura o pagkapalitada. At mula po dito, matatanaw nyo naman yung living area o salas. Then, yung open lanai sa gilid nito. Naka-premium tiles po ang flooring. At dito naman po yung dining area. Dito naman po yung side ng kitchen. At meron pong access door papunta dito sa service area o dirty kitchen. Ito po yung naka-tile kitchen countertop. May stainless sink. Then meron pong access door papunta naman sa lanai. Yung side na yon. At dito naman po sa kabila ay yung covered car garage. Then sa dulo po yung main gate. Okay, habang naglilibot po tayo, summarize ko lang po sa mga nag-skip ng video. Ito pong property ay nasa General Trias, Cavite. May lot area po ito na 120 square meters at may floor area na 109.3 square meters. Ito po'y titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong magiging problema sa documentation or sa transfer ng title. Ito po'y well-maintained, kaya ready for occupancy. At along main road, kaya malapad po ang daan. Habang naglilibot po tayo, pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Mula po sa Governor's Hills Science School, ang distance is 1 kilometer at ang travel time is 3 minutes. At mula naman po sa Lyceum of the Philippines, Cavite Campus, ang distance is 2.6 kilometers at ang travel time is 8 minutes. Mula naman po sa Manggahan, General Trias, ang distance is 1.8 kilometers at ang travel time is 8 minutes. Sa Manggahan po ay kumpleto na rin kaya ng public market, groceries, convenience store, remittance center, banks, restaurants, at iba pang business establishments. At mula naman po sa Gentry Medical Center Hospital, ang distance is 2.7 kilometers at ang travel time is 7 minutes. Ito po yung laging binabanggit sa aking video na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo, yan naman po yung for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa First Cavite Industrial Estate o FCIE, ang distance is 6.7 kilometers at ang travel time is 16 minutes. Mula naman po sa Calax or Cavite Laguna Expressway, ang distance is 3.9 kilometers at ang travel time is 10 minutes. At mula naman po sa SM at Robinson's Palapala, ang distance is 7.8 kilometers at ang travel time is 7 minutes. Kung manggagaling naman po sa Manila or sa airport, ang distance is 40.8 kilometers at ang travel time is 1 hour and 15 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 5.2 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Kung may mga katanungan po kayo o gusto magpaset ng tripping dito sa property to, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user man, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Novenine TV at Facebook Reels Video. Makisuyo po, pakilike and follow na rin. Meron din po kaming ibang YouTube channel na The Novenine TV Channel at AC Listings. Sana po naibigyan yung aming video presentation. Pakilike and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.